Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, talang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayon kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayon niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilaan ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan.
Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain do'y aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos ang do'y titira. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Tumayo po ang lahat. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay nyo ang aking diwa. Ah, haleluya, ah, haleluya, ah, haleluya. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salon-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama dito sa ating misa sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bagamat ang pagpunta natin ngayong umagang ito, sa misang ito, ay masasabi nating kagustuhan natin. Dahil natitiyak ko, marami pa rin siguro sana ang nagsimba ngayon, pero nahatak ng kama o may ibang naging kadahilanan o nagbago ang isip at hindi na lang pumunta at siguro sinabi nila, bukas na lang ako pupunta sa Quiapo. Bagamat niloob natin, ginusto natin, atin din sanang matandaan, kaya tayo naririto ngayon ay una munang ginusto ng Diyos. Ang Diyos ang nag-anyaya sa atin. Pwede nga siguro sabihin, ang Diyos ang nanggising sa inyo kanina para maituloy ang balak ninyo na magsimba. At kung susuriin lahat tayo dito na nasa hapag ng Panginoon,
meron sa atin ngayon dito, kung ang magiging pamantayan lang ay katulad ng pamantayan natin, wala dapat dito. Siguro nga po, meron nandito ngayon na marubdob na deboto. Meron sigurong nandito ngayon na padaan lang. O baka may inaantay, sige, pasok muna ako dito sa simbahan habang inaantay yung kausap ko. Meron siguro rito ngayon, nandito, matagal nang wala dito kasi may kailangan ka, kaya nagpunta ka rito ngayon. Siguro gipit ka ngayon, desperado, kaya pumunta ka sa mahal na Senyor at meron kang hinihiling, bagamat matagal ka nang hindi napadpad dito. Meron siguro dito, matagal nang hindi nangungumpisal. Meron sigurong nandito ngayon, meron pa rin kasalanan na ayaw bitaw-bitawan at iniisip natin, sige, idadasal ko na lang para kahit may atraso ko sa kanya, eh mabalanse man lang ng konti. Iba-iba tayo na nandito ngayon. At ang iba nga siguro sa atin, hindi karapat-dapat humarap sa kanya. Gayon pa man, lahat tayo ay inaanyayahan niya. Lahat tayo ay ginusto niyang magpunta dito at humarap sa kanya. Sabi nga ni San Pablo, ang Diyos hindi nagbabago ang isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang Diyos hindi nakabatay sa atin ang kanyang awa. Lubhang maawain at mabuti ang Diyos, sino pa man tayo, ano pa man tayo. At ito rin ang diwa na gustong ipaalala sa atin ng Poong Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Opo, pinag-uusapan niya yung pag-anyaya sa hapag. Pero bukod at hindi lamang ito tungkol sa handaan, kung sino ang aanyayahan natin. Ito din ay patungkol sino ang gagawan natin ng kabutihan. Ang mga tao lang bang makagaganti sa atin? Ang tao lang ba nakarapat dapat ng pagtulong natin at pagmamahal natin? Katulad ng Diyos na hindi nakabatay sa tao ang kanyang kabutihan, ganun din tayo, dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Ang kabutihan mo, hindi nakasalalay kung sino ang kaharap mo. Ang pagiging bukas palad mo, hindi nakabatay kung sino ang kasama mo. Kung tunay tayong mabait, kung tunay tayong bukas palad, kung tunay tayong mabuti, kung tunay tayong anak ng Diyos, likas sa atin ang pag-ibig. Hindi namimili. At kung magkataon mang hindi masuklian ang ating kabutihan, ang tunay na anak ng Diyos, hindi nag-aalala. Hindi sumasama ang loob. Hindi nangihinayang, sapagkat alam niya, ang tunay na nakakaalala, ang tunay na nagagantimpala ay ang Diyos. Hindi ang gantimpala ng mundo, hindi ang sukli ng tao ang dapat magbigay sa ating kagalakan, kung hindi ang pagmamahal, ang pag-aalala ng Diyos na hindi nagbabago ang isip tungkol sa kanyang pagtawag at awa sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang isip kahit na tayo'y pabago-bago.
Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat kahit sino ang kaharap niya, patuloy siyang mauwain. At sana mahawa tayo sa Kanya. Ganun din sana tayo. At higit sa lahat, lagi nating asamin na hindi nakakalimot ang Diyos sa mga taong mabuti at mauwain katulad niya. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa materyal na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway, maging madaling lapitan ng lahat ng isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway, makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway, magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway, tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Tahimik natin ngayong ilahad ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel at isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayaan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Narito si Jesucristo ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me. The unique joy of my heart. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office at ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo.
Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagkasalo-salo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang mga mahal nating yumao, lalo na po ang mga pangalan na ipinagkatiwala nyo dito sa ating simbahan sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Pong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi nagbabago ang pagtawag at awa ng Diyos sapagkat likas sa Kanya ang pag-ibig. Tayo na rin nawa bilang mga anak ng Diyos maging likas sa atin ang pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.